magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatautin. Kamusta ang lahat? I hope tayo ay nasa mabuting kalagayan. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang, at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatak. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunghaya naman natin ang ating online classroom rules. Again, i-mute natin ang ating mga microphone at i-unmute lang ito kapag tayo ay tinawag ng guro o kaya tayo ay may naisabihin. Gamitin din ang ating mga chat box kapag may gustong sabihin. Pwede rin nating i-on ang ating camera, pero pwede rin naman nating tong i-off para mas makatipid tayo kung tayo ay nakadita lang. Makinig maigi, wala sanang palipat-lipat ng pwesto at wala rin sanang kumakain or umiinom habang nagkaklase. At huwag kakalimutan, have fun and do your best. Punta muna tayo sa Guess the Picture. Meron akong ipapakitang larawan at tukuyin natin kung ano nga ba ito base sa ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Handa na ba kayo? Ito ang larawan. Ano ang inyong napansin? Magaling. Nakikita natin na merong isang timbangan at sa magkabilang parte, sa kabilang side ay merong anghel at sa kabilang side naman ay merong devil. Ano kaya ang nais ipahiwatig nito? Magaling. At tungkol saan naman ito? Tama. Ito ay tungkol sa ating konsensya na kung saan yun ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Sabi natin, ang konsensya ay isang makapangyarihan at kamangha-manghang kakayahang tinataglay natin na bigay ng Diyos sa atin bilang isang tao. At ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol pa din sa module number 2, ang paghubog ng konsensya batay sa likas na batas moral. Tayo ngayon ay pumapasok na sa ika-apat na linggo para sa quarter number 1. Puntahan naman natin ang ating mga inaasahan o ang ating mga obyeto. Dito, inaasahan na sa pagkatapos ng module na ito ay malilinang iyo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, napatutunayan na ang konsensyang nahubog batay sa likas na batas moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at pagkilos. Ikalawa naman, nakagagawa ng angkop na kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa. Para sa ating word hunt activity, tignan ninyo ang word hunt, pagmasdan maigi. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para pag-isipan at tingnang mabuti kung ano nga ba ang mga salitang maaari nyong makita. At kung maaari, ito ay may koneksyon sa ating mga pag-aaralan ngayong araw. Handa ka na ba? Magaling! Ano-ano kaya ang mga salitang inyong nakita? Maaari ba kayong magbigay? Nakita nyo rin ba ang salitang madaraig? Okay, nakita nyo rin ang di madaraig. Nandyan din ang tama, alamin. Tama, nandyan din ang naisin. Mahusay, nandyan ang pagkilatis at ang paghatol. Nakita nyo rin ang salitang pagsusuri. Tama, nandyan din ang pagninilay. Magaling! Ang lahat ng inyong mga nakitang salita ay may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayong araw. So, handa ka na ba? Tara na, simulan na natin. Balikan natin.
Sinasabi natin na ang konsensya ay isang munting tinig sa loob natin bilang tao na nagbibigay sa atin ng payo, na kung saan ito ay naguutos sa atin sa gitna ng isang moral na pagpapasya. Sinasabi din natin na ang konsensya ay bahagi rin ng spiritual na dimension o kalikasan natin bilang isang tao. So alam nyo ba na ang konsensya ay mayroong dalawang uri? Ito ay ang tinatawag nating tamang konsensya at ang maling konsensya. Pag sinabi nating tamang konsensya, ito ay nagdidikta ng tama bilang tama at ng mali bilang mali. So tama ang konsensya kapag ito ay naghuhusga ng pasya o kilos o gawa batay sa tamang panuntunan at naaayon sa batas moral. Samantalang ang maling konsensya naman ay nagdidikta ng isang kilos o kaya na isang sitwasyon batay sa maling pananaw o maling prinsipyo kapag ito ay nagpapasya ng taliwas doon sa mga prinsipyo ng batas moral. So ang maling konsensya ay maaaring nagkakaiba sa mga sumusunod na paraan. Pwedeng tuliro o kaya mukhang nagdududa, maaaring manhid o kaya walang mapagwalang bahala, pwede rin siyang impokrito kung titingnan natin. Pero alam nyo ba na ang konsensya ay maaaring nailalapat natin sa kaalaman ng paghuhusga ng tama o mali? So ang konsensya ay nagpapatunay kung mayroon kang ginawa o hindi ginawa. Ang konsensya rin ay naghuhusga sa atin kung mayroon ka nga bang dapat o hindi dapat ginawa. At ang konsensya rin ay naghuhusga kung mabuti o masama ang ating ginawa. So magbigay tayo ng halimbawa sa maling konsensya. Sa maling konsensya, minsan halimbawa, napansin natin, di ba, yung tayo ay nagki-face to face pa. Nakakatawang balikan, no? Na kung saan sinasabi natin na kapag ikaw ay nagsama, kunyari ikaw ay lalaki, nagpasama ka na magsi-CR, nagkakaroon ng maling konsensya na bibigyan ng ibang kahulugan o kaya nahuhusgahan ka bilang isang tao. Pero kapag babae ang gumawa, parang okay lang, 'di ba? Kapag nagpasama ka sa CR, 'di ba? Nabibigyan natin ng maling pananaw, ng maling konsensya base sa isang sitwasyon. Pero sa inyong palagay, lahat ba ng maling gamit ng konsensya ay maituturing na masama? Pag-isipang mabuti. Tama. Sinasabi natin na may mga pagkakataon na hindi naman ito kinikilalang masama at dahil ito sa tinatawag nating kamangmangan. So ano nga ba ang kamangmangan? Tama. Ang kamangmangan ay ang kawalan or kasalatan natin sa isang bagay. So lumilitaw ito mga kamangmangan sa mga pagkakataong kinakailangan gamitin yung kaalaman sa isang pagkakataon. Halimbawa, lilitaw lamang ang kamangmangan ng isang tao sa isang konsepto kung ito ay itatanong sa isang pagsusulit. So hindi pa matataya ang kawalan ng kaalaman dito kung hindi din naman dahil sa pagsusulit. Alam nyo ba na mayroon din tayong dalawang uri ng kamangmangan? Una ay ang tinatawag nating kamangmangang madaraig o tinatawag natin sa English na visible ignorance. At ang pangalawa naman ay ang tinatawag nating kamangmangang di madaraig or invincible ignorance. Puntahan muna natin yung una. Pag sinabi natin kamangmangang madaraig, karoon pa daw tayong magagawang pamamaraan para masolusyonan or malampasan ang isang sitwasyon. At magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman o kaya pagsisikap or pag-aaral base sa isang sitwasyon. So, bigay tayo ng halimbawa. Ikaw at ang iyong nakababatang kapatid ay naiwan sa bahay, samantalang ang iyong mga magulang ay nagtatrabaho. So one time, lumapit sa iyo yung nakababata mong kapatid at sinabi niyang dumaing siya na masakit ang kanyang tiyan. Ngayon, ano ang iyong gagawin? Again, sabi natin ito ay isang halimbawa ng kamangmangang madaraig. So may magagawa tayong pamamaraan, dumaing ang kapatid mo. Ano ang iyong gagawin? So, lumapit ka ngayon or nagpunta ka sa isang medicine cabinet ninyo sa bahay o nag-check ka kung may mga gamot. Ngayon, sa sobrang dami ng gamot, hindi mo alam kung ano ang iyong ibibigay. So, sabi sa kamangmangang madaraig, may magagawa ka pa. So, ano mga pwede niyong gawin? Pwedeng una, i-check mo kung ano ba yung mga gamot na nandun. Pwede mong basahin isa-isa. Or, pwede ka rin mag-search sa internet. Pwede mo rin gamitin ang iyong cellphone para tumawag sa iyong mga magulang o kaya magtanong sa iyong ibang kamag-anak. So, dahil sa sitwasyon na yun, may magagawa ka pa. So, dahil dito, malalampasan mo yung isang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisikap mo na magkaroon ng kaalaman doon sa isang sitwasyon. Samantalang, ang kamangmangang di madaraig naman ay kapag wala na tayong magagawang pamamaraan para doon sa isang sitwasyon. Okay? Isang halimbawa, kunyari nung face-to-face pa tayo, nung marami tayong mga nakikitang mga bata sa kalye na kung saan
nakakaawa, parang pulubi sila. So dahil dito, pag uwi mo, meron kang tirang pera. So binigay mo sa kanya yung tirang pera mo. So dahil dito, sabi mo, naku, masarap tumulong sa kapwa. So ibinigay mo yung pera. Pero tumingin ka muna sa paligid mo, wala nang tindahan. Pagkain sana ang ibibigay mo. Kaya lang, pera na lang ang ibinigay. So ngayon, kinabukasan, nakita mo ulit yung taong yon. Same time, same place. Tapos nakita mo ngayon yung batang binigyan mo ng pera na kung saan siya ay nagra-rugby. Dahil dito, medyo naantig yung damdamin mo na ano ba yan? Sayang naman yung binigay kong pera, baka mamaya ginamit na lang sa masamang bisyo. So dahil dito, wala ka nang magagawang pangamaraan base doon sa sitwasyong nangyari. So next time, ang gagawin na lang natin kung pwedeng hindi naman talaga pera ay pagkain na lang ang ibibigay natin para kahit papaano hindi siya maiimpluwensyahan na gumawa ng isang bagay na hindi tama. Maliwanag? Mahusay? Alam nyo ba na meron din tayong apat na yugto ng konsensya? Yes, meron tayong apat na yugto. Ang unang yugto ay tinatawag nating alamin at naisin ng mabuti. Sabi nga natin, no, likas naman na sa atin bilang isang tao yung pagnanais natin na gumawa ng mabuti at maging totoo. Sabi nga natin yan, di ba, sa napag-aralan natin nung nakaraang mga linggo. So dahil dito, binibigyan ito ng kakayahan sa atin bilang isang tao upang malaman kung ano nga ba ang mabuti at totoo. Pag nalaman natin at ninais natin na gawin ang mabuti base sa isang sitwasyon, pangalawang yugto ay kilatisin natin yung partikular na kabutihan sa isang sitwasyon. Dahil alam natin at nais natin na gumawa ng mabuti, ano nga ba kikilatisin natin ngayon yung isang sitwasyon? May ilang mga gawain kaugnay nito tulad ng pag-aaral ng sitwasyon, pangangalap ng impormasyon, pagsangguni na kung saan sinusundan ng pagninilay-nilay o kaya pagmamuni-muni na naghahatid ng paghatol sa atin ng konsensya. Dito papasok yung pangatlong yugto. Dahil alam mo na at gusto mo na ito yung mabuti, kikilatisin mo, at syempre gagawa tayo ng paghahatol para sa isang mabuting pasya at kilos. So mula ito sa unang yugto na tinalakayin or nabanggit natin kanina na pagnanais, papasok tayo sa ikalawa ng pagkilates na kung saan susundan ito ng pangatlo. Okay, yung pinakahuling yugto naman yung pagsusuri ng sarili at pagninilay. So in this moment, kailangan natin balikan yung ginawa nating paghatol. So kailangan natin pagnilayan kung ano ba yung ginawa nating paghatol upang matuto tayo mula sa ating karanasan. Kung sa pagninilay ay napapatunayan natin na tama yung naging paghatol natin ng konsensya, so kino-confirm natin yung mga pagiging sensitibo natin sa mabuti at masama at higit na pinakitibay natin yung ating moralidad. So sa kabilang banda, ang negatibong resulta ng maling paghatol ng konsensya ay indikasyon na itama ito next time at maaari pa tayo at matuto muli mula sa ating maling paghatol. At kung ating babalikan na natalakay natin noong nakaraang linggo na meron tayong mga prinsipyo ng likas na batas moral. So meron tayong una at ang mga pangalawang prinsipyo. Kung babalikan natin, sinabi natin ang unang prinsipyo ay gawin ng mabuti at iwasan ng masama. Ito naman ay talaga namang hindi nagbabago kasi yung likas na batas moral. So nakikisabay tayo sa pagbabago ng panahon. Pero bilang isang tao, lagi nating ninanais na gawin ang mabuti at iwaksi o as much as possible iwasan. Okay, kasi sabi natin magkakamali pa rin naman tayo. Pero as much as possible, iwasan natin yung masama. Sumunod naman, kasama ng lahat ng may buhay, okay, may kahiligan daw tayong pangalagaan ng ating buhay. Ito ay nakapaloob sa ang mga pangalawang prinsipyo na mayroong tatlong nakapaloob dito. So dahil dito, likas sa atin na pangalagaan yung buhay natin. Iwasan natin yung mga bagay na makakasama para sa ating sarili at specifically sa ating buhay. Huwag tayong gagawa ng masama. Specifically, huwag tayong papatay o kikitil ng buhay ng iba. So kailangan nating kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, matulog, magpatingin sa doktor kung pag may sakit kasi ito ay parte ng pangangalaga natin sa ating buhay. Ikalawa, kasama ng mga hayop, likas sa atin ang pagpaparami ng uri at pag-aralin ng ating mga anak. So, likas din naman sa atin na yes, parte ng ating buhay bilang isang tao ang pagpaparami ng uri. Pero katuwang nito ay kailangan bigyan mo ng edukasyon ang iyong mga magiging anak. Okay? Kapag binigyan mo ng edukasyon ang iyong magiging anak, maiwawaksin natin ang pagkakaroon ng kamangmangan na kung saan ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa paggawa natin ng pagpapasya. Kapag ang isang tao ay mangmang, kulang o salat sa kaalaman, maaaring siyang magkaroon ng maling konsensya na kung saan makakaapekto ito sa paggawa ng isang buong pasya. Okay, maaaring makaapekto ito sa paggawa niya ng mabuti at maaaring makapaghatol siya ng mali, okay, sa isang sitwasyon.
Ikatlo, bilang rasyonal na nilalang, may likas sa atin na kahiligan na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Napaka-importante na marunong tayo makipagkapwa-tao. Yes, sa pakikipagkapwa-tao, kailangan lumalabas dito yung katotohanan. Okay, dapat ginagawa, sinasabi, bilang isang tao dapat meron tayong integridad. Ginagawa, sinasabi kung ano ang tama, meron o walang nakakakita. At dahil dito, napapalaganap natin at napapalawak natin ito, katuwang ang ating kapwa. Okay? Tandaan natin, ang likas na batas moral ay ibinigay sa atin dahil nakikibahagi tayo sa karunungan at kabutihan ng Diyos. At yun naman ang pinaka-purpose talaga natin bilang isang tao, di ba? Sa pamamagitan ng batas na ito, may kakayahan tayong kilalanin ang mabuti o masama. Ngayon, may kakayahan din tayo bilang isang tao na gumawa ng mabuti o masama dahil sa ating malayang kilos loob. So, ang batas moral ay ginagamit na personal na pamantayang moral ng tao. Ito rin ay ginagamit sa pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali sa kasalukuyang pagkakataon. Mula nga sinabi nga sa atin mula sa Bible, no? Ang Biblia ay kailanman hindi nagbabago ng kanyang mga pamantayan kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ito ay nakabase rin sa nabanggit natin kanina about sa tamang konsensya. Kapag laging kumukonsulta ang iyong konsensya ayon sa sinasabi nito, tiyak na magiging matatag at magkapasya ang iyong konsensya at hindi masisira ng iba pang mapanirang magnet o mali mga pilosopiya ng tao. Isa pa sa mga dapat nating tandaan, ang likas na batas moral bilang batayan ng kabutihan at ng konsensya at sa pamamagitan ng batas na ito ay may kakayahan tayong kilalanin ang mabuti at masama. Hindi ito malinaw na utos kung ano nga ba yung dapat natin gawin bilang isang tao o depende sa isang sitwasyon o pagkakataon. Ngunit, ang likas na batas moral ay magiging gabay natin upang makita ang halaga natin bilang isang tao at makarating tayo syempre sa pagpapakatao. Sa pamamagitan din ng konsensya, nalalaman agad natin ang tama, mali, mabuti at masama sa konkretong sitwasyon. Ito ay ang praktikal na paghuhusgang moral ng isip, ang paghuhusga ng isip kung mabuti ba o masama ang kilos at ang tao ay biniyayaan ng kakayahan na kumilala ng mabuti o masama. Kakayahang ito ay tinatawag na konsensya. Dagdag kaalaman din na alam nyo ba na ang konsensya ay mula sa salitang Latin na cum na ang ibig sabihin ay with or mayroon at sensya na ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. So ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. At ayon din kay Lipio, gawin ang mabuti at iwasan ang masama na sinasabi sa atin sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ang konsensya ay ang panloob na bahagi natin bilang isang tao na kung saan katuwang nito yung isip at kilos loob na may kakayahang makaunawa ng ating kaisipan o gawin kung tama o mali. Ang tao lamang ang may natatanging kakayahan na ito at wala sa hayop o halaman o anumang ginawa ng Diyos, okay, na kung saan may buhay na nilalang din. Para sa pag-alam sa mga natutuan, isipin mong ikaw ang nasa gitnang larawan na nakikita ninyo sa inyong screen. Nalilito ka pa rin sa uri ng kamangmangan. Sa unang larawan, halimbawa, ikaw ay nasa grade 12 na ng iyong pag-aaral ng STEM. May lumapit sa iyo na magpapagawa ng building dahil nalaman nilang ito ang napag-aralan mo. Ikaw, ano ang gagawin at sasabihin mo? Pag-isipan mo. Mahusay. Kung iisipin mo mabuti na sa maagang pag-aaral mo ng iyong tatahaking landas bilang engineer ay pinagkakatiwalaan ka na. Kung tatanggapin mo ang alok na padalos-dalos ay estudyante ka pa lamang pero nagpapagawa na siya sa iyo, di ba? So maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap. Hindi kailanman ay dapat magpasya at kumilos o gumawa man ng pasya ng nag-aalinlangan. Kailangan, sabi natin kung maaaring sundin natin yung apat na yugto ng konsensya. May tungkulin kang tapusin muna ang kursong engineering kung talagang nais mong maisa katuparan, di ba, yung mga plano mo bilang engineer. So, sa ikalawang larawan naman, halimbawa ay meron kayong pagsusulit. Ang iyong kamag-aral ay hindi naman nakapaghanda para sa long quiz. Dahil ikaw ay nakapag-review, palagi ka naman niyang hinahatian ng baon, pinokopya mo siya. So, makalipas ang ilang linggo, lumabas na yung resulta ng top sa klase ninyo at nakuha niya yung unang pwesto. So, anong mararamdaman mo? Ikaw, sasabihin mo ba ito sa iba?
bilang ikaw ay nasa baitang sampu, may mga pagkakataon na sundin mo ang iyong konsensya kahit ito ay mali. Ano ang ibig nating sabihin? Dahil sa pagkakataong ginawa ang pagpili, kailangan at pinaniniwalaan mo na ikaw ay tama at mabuti yung iyong pasyang gagawin. Kasi kung sasabihin mo yung totoo, maaaring iyo sa panagot ka, kailangan harapin natin na maging responsable tayo dun sa mga consequences na gagawin natin. Pero kailangan natin sabihin kung ano ang totoo at ang katotohanan ng isa sa mga pinakatunguhin ng ating isip, kung inyo naaalala. Kasi alam naman natin na ito yung tama at mabuti. Para sa pangwakas na pagsusulit, piliin ang titik ng tamang sagot at ang ilagay sa inyong sagotang papel ang tamang sagot. Una, nakaranas ang lahat ng pandemya. Sa pagtitipid, pinagluluto ka ng iyong ina, ngunit napapaalat ang timpla mo. Napag-aralan mo naman kung paano ang gagawin sa TLE mo. Ngunit, di mo ito ginawa. Anong uri ng kamangmangan ang ipinapakita? A. Madaraig. B. Di madaraig. C. Visible. Or D. Invincible. Ikalawa, ang sumusunod ay katangian ng likas na batas moral maliban sa ito ay A. Sukatan ng kilos. B. Nauunawaan ng kaisipan. C. Pinalalagana para sa kabutihang panlahat. Or D. Personal at agarang pamantayan ng moralidad ng tao. Ikatlo, ang sumusunod at mga pangalawang prinsipyo ng likas na batas moral maliban sa A. Kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ng taong pangalagaan ng ating buhay. B. Likas sa tao ang pagpaparami ng uri at pag-arali ng mga anak. C. Bilang rasyonal, may likas na kahiligan ng tao na alamin ang katotohanan, lalo na tungkol sa Diyos at mabuhay sa lipunan. B. Bilang tao na nilikha ng Diyos, may puwang ang tao na magkamali dahil sa pagkakamali, mas yumayaman ang kaalaman at karanasan ng tao. 4. Ang kamangmangan ay blank kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. A. Madaraig. B. Di madaraig. C. Visible. Or D. Invincible. 5. Alin sa sumusunod ang maituturing na kamangmangan na di madadaig? A. Pagbili sa inaalok na cellular phone ng kapitbahay sa murang halaga dahil ito ay gawa or galing sa masama. B. Pagibigay ng limo sa mga bata sa kalye dahil sa awang ngunit ipinambili lamang ng rugby. C. Pagpapainom ng gamot sa kapatid na may sakit kahit di tiyak kung makakabuti ito. Or D. Pagtawid sa maling tawiran dahil walang paalala o babala na bawal tumawid. Maghusay, binabati kita. Para sa ating pagninilay, pag-isipan. Pag-isip ng mga pangyayari o karanasan na sa tingin mo ay may likas na batas ngayong nahaharap tayo sa pandemya. Magaling! I hope ay marami tayong naunawaan at naintindihan sa araw na ito. Basahin ang susunod na module. At huwag nating kakalimutan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!